Praise God. Hallelujah. Amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Sapagkat ang Panginoon po ang pinapurihan po ng ating mga kapatid. Yun po ay inialay nila para sa Panginoon. At ang maganda nga po, kapag binigay natin sa Panginoon ang ating pagpupuri, tinatanggap niya anumang uri yan. Ganyan po ang Panginoon. At ang sabi nga, pwede talaga nating ibalik ang lahat ng pasasalamat, lahat ng pagpupuri sa Panginoon sa anumang kaparaanan. Tinatanggap ito ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa mga dakilang gawa niya. Talagang pag binilang natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin, kumbaga hindi matatapos. Ang dami kasi niya mga ginagawa. Pero minsan na nagiging problema, itong realidad. Minsan, tayo ding mga Kristiyano, realidad dito. Nakafocus tayo minsan doon sa problema. Di ba? Minsan doon tayo nakatingin, yun yung nakikita natin. Kaya nakakalimutan natin yung mga maraming mga dakilang ginagawa ng Panginoon. At dahil nakafocus tayo doon sa isa, nakakaligtaan natin ang dami pang mga pagpapala ng Panginoon na ginawa sa atin. At tulad nung ibinigay ng Diyos kay Adan, lahat ng mga halaman nandoon para i-consume nila, para kainin nila, lahat yon para sa kanila. Kaya lang, nakafocus lang sila doon sa isa. Samantalang, yung isa na yon ay, kung ikukumpara doon sa napakarami, kahit hindi nila pansinin yung isa na yon, sapat yung nakapaligid. Kaya lang ang kaaway, ang ginagawa minsan, tinuturuan tayo na mag-focus doon sa isa lang para hindi natin makita yung talagang tunay na pagpapala ng Panginoon. Eh mga kapatid sa Panginoon, napakaraming reason para purihin ang Diyos. Amen? At yun yung bilangin natin, hindi yung mga problema na nagpapahirap sa atin para magpuri sa Panginoon. Kaya tayong mga anak ng Diyos, lagi tayong mayroong mga dahilan para purihin ang Diyos. Lalong-lalo na, alam natin, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero tinawag tayo bilang kanyang anak. Amen? Iniligtas tayo ng Panginoon doon sa tiyak na kapahamakan. Hinango niya tayo, dapat sana papunta na tayo sa impyerno. Pag namatay tayo, impyerno tayo. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, pagmamahal ng Diyos sa atin, lahat ng yon ay inako ng Panginoon yung parusa sa ating kasalanan para tayo pong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? At ang Biblia po, yan po ang maliwanag na itinuturo, mga kapatid. Ang buong Biblia ay, kung titingnan po natin, diyan umiikot. Ang sabi nga po ng John chapter 20, verse 30 hanggang 31, ang sabi sa NIV, Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. So ang purpose ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation, hindi para tayo ay mag-gain ng head knowledge lang. Ang purpose ng Bible ay isinulat ito upang makita natin ang ating pangangailangan ng manunubos. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang sabi, marami pang sinulat, hindi na naitala dito. Pero ang purpose ng Bible, bakit may Bible? Isinulat ang Bible para tayo ay manalig sa ating Panginoong Jesus. At sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, mayroon tayong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Nagagalak po ba kayo na tayo ay may buhay dahil sa ating pananalig kay Kristo? Amen. Yung mga alam ang Biblia pero hindi nananalig kay Kristo, wala po silang buhay. May alam sila sa Bible. Magkaiba po yung may alam sa Bible at nananalig sa Panginoon. Amen po ba? Tayo, may alam tayo sa Bible at nananalig tayo sa Panginoon. Kaya anong nangyari? Ang sabi, tayo ay may buhay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Pero yung merong alam lang sa Biblia, head knowledge lang, pero hindi kinilala si Kristo bilang Kanyang Panginoon na tagapagligtas, yung head knowledge na yon hindi yun makakapagdala sa Kanya sa kalangitan. Dahil ang pananalig natin sa ating Panginoong Jesus, yun lamang ang susi para tayo po ay makarating ng langit. Amen po ba? Parang ganito po yan, mga kapatid.
sa halimbawa po tayo mga Pilipino, gusto po natin pumunta na ibang mga ibang bansa, US particularly. Alam nating hindi madaling pumunta sa US. Kailangan mo po ng visa, kailangan mo din ng passport. Kahit may passport ka, pagka hindi tinatakan yung visa mo para maka-entry ka sa US, hindi ka papayagan. Pero ito po, ang isang tao na mag-a-apply ng US visa, kahit na yung tao na yon ay napakabuting tao, kahit na yung tao na yon sabihin mo, yun pa yung influential na tao dito sa Pilipinas. Sabihin na natin, lahat ng mga qualities na mayroon siya bilang tao, at pupunta siya sa Amerika na walang US visa, sa palagay niyo, papapasukin siya doon? Hindi siya papapasukin kasi hindi yun ang kailangan. Ang kailangan para makapasok siya sa US ay yung tatak. Bigyan siya ng visa para makapasok sa US. So ganun din sa atin mga kapatid sa Panginoon. Para tayo makapasok sa kaharian ng langit, hindi kailangan yung ating mabubuting gawa. Dahil yung mabubuting gawa natin, alam natin na ito po ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ang kailangan natin ay ang visa natin papuntang langit. Walang iba kundi si Jesus. Kaya lahat ng nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay mayroong buhay na walang hanggan. Lahat po ba ng naririto ay nakakilala na sa Panginoon? Amen. Kung hindi nyo pa po nakikilala ang Panginoon sa inyong buhay, ang Biblia po ipinapakilala sa atin kung sino si Kristo. Si Kristo ang ating manunubos at iwalay sa Kanya, wala tayong buhay na walang hanggan. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon na ating manunubos, na ating tagapagligtas. Amen. Sa umaga pong ito, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang bibigyan po natin ng pansin ay nasa aklat po ng Genesis. Handa na po ba kayo para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Amen. Kung kayo po'y handa na, ilabas nyo na ang inyong mga Biblia. Kung yan man ay nasa cellphone, siguraduhin nyo nasa Bible lang kayo. Huwag kayong pupunta sa ibang site. Genesis chapter 32 verses 22 hanggang 32. Ayan. Kung nandiyan na po kayo, ay muli aanyayahan ko po kayo magsitayo at sama-sama tayo magbibigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin ang halinhinan, tigi isang verse, pero sasabayan ko po kayong lahat sa pagbasa. Genesis 32, 22 hanggang 32. Dito po magsisimula sa aking kanan. Tigi-tigi isang verse, pero again, katulad na sinabi ko, sasabayan ko po ang lahat para po mapakinggan natin lahat itong verse. Okay, ready na po? Isa pa po, say amen kung ready nang magbasa ng salita ng Panginoon. Ayan, okay. Simulan ko po, simulan natin sa aking kanan. Gumising ng gabiring yaon si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak, at 2 aliping babae. Dito naman po sa aking kaliwa. Sumabay po kayo ha. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian. At mag-isang nag... Oh, ano yung bar na yan? Nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibindusyunan, wika ni Jacob. At sinabi niyang siya si Jacob, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob. Sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano pong ngalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob at sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop sapagkat iyon ang bahaging
napilay kay Jacob. Tayo po'y muling dumulog sa Panginoon, sa panalangin. Muli, O Diyos, na aming Ama, maraming maraming salamat po sa araw na ito ng pagtatagpo-tagpo namin bilang magkakapatid. Ngunit higit sa lahat, pagtatagpo namin, pakikipagtagpo namin sa iyo, O Diyos. Lalalam naming naririto ka sa aming kalagitnaan at nagagalak ka, Ama, na ang iyong bayan ay inuuna ka. Binibigyan ka ng lugar upang ikaw ay sambahin at dakilain. At naririto po kami, O Diyos, muli. Nagbibigay po kami ng aming pagpupuri sa iyo. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. At patuloy na nais makinig, O Diyos, mula sa iyong tinig. Turuan mo ang iyong bayan sa pamamagitan po, O Diyos, ng iyong banal na aral. At gawin mo, O God, na ang bawat isa sa amin ay maging kalarawan ng aming Panginoong Jesus. Katulad po ng ninanais mo para sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong buhay at makapangyarihang salita. Tunay nga na sa pamamagitan ng aming pananalig sa Panginoong Jesus, nagbigay ito ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Ama, in Jesus' mighty name, everybody say amen. Amen. Makakaupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay may kinalaman po sa kalooban ng Diyos at pagganap ng kalooban ng Panginoon. Doing God's will, God's way. Meron po bang mabuting plano ang Diyos sa bawat isa sa atin? Di ba meron? Sa Jeremiah, alam natin yon. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Sabi ng Panginoon, di ba? "Plans to prosper you and not to harm you." So meron pong mabuting plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit ang nais ng Diyos, itong kanyang mabuting plano na ito, ay gawin din natin ng naaayon sa kanyang kaparaanan. Kung merong plano ang Diyos sa ating buhay, dapat gawin din natin ito na paraan ng Diyos, oras ng Diyos ang ating ginagamit. Hindi po pwede na gusto natin gawin ang kalooban ng Diyos, pero sa oras natin, sa kaparaanan natin. Pagka ganun po ang ating ginawa, yun po ay failure pa din. Bakit? Kasi po, ang kalooban ng Diyos ay dapat ginagawa natin ayon sa kaparaanan ng Diyos. Kaya, yan po yung ating paksa, doing God's will, God's way. At sa pag-aaral po natin ngayong umaga, ay makikita po natin sa buhay ni Jacob kung paanong ninais niya na sumunod sa kalooban ng Diyos o gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya lang sa pagganap ng kalooban ng Diyos, yung sarili niyang kaparaanan ang kanyang ginagawa. Para bang sa kaisipan ni Jacob, siguro ang idea niya, ito yung plano ng Diyos, gagawin niya ito, siguro hindi pa nangyayari. Sabi niya, "Lord, ang bagal mo, ako na lang ang gagawa." Parang ganon. At minsan ganun tayo eh, di ba? "Lord, ang tagal eh, ako na lang ang gagawa." Parang ganon. At sa buhay po ni Jacob, ay ito po yung makikita natin. Minsan, masasalamin natin ang ating buhay sa kanya na kapag ka ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon at pinangungunahan natin o inuunahan natin ang Panginoon, para na rin tayong si Jacob. Ngayon, itong mabuting plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, tandaan niyo po, kung merong plano ang Diyos, concerned din siya doon sa process. Kung ang plano ng Diyos para sa atin ay pagpalain tayo, kung plano ng Diyos sa atin ay gamitin tayo sa ministry, concern ng Panginoon dun sa proseso kung paano mangyayari itong kanyang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi tayo ang gagawa ng kaparaanan para mangyari ang plano ng Diyos. Kaya sa pag-aaral po natin ngayong umaga, tatlong mahalagang bagay yung bibigyan natin ng pansin later on, kung paano ba pinangyayari ng Diyos, paano bang ina-accomplish ng Diyos, paano ba niyang pinangyayari yung kanyang mabuting plano sa atin. Kasi madalas, mga kapatid sa Panginoon, meron talagang mabuting plano ang Diyos, kaya lang, ang nangyayari sa atin, yung ating natural man, yung ating likas na pagkatao, ang ibig sabihin niyan, yung ating lakas, yung ating kakayanan, karunungan, yan po yung ginagamit natin para ma-accomplish yung plano ng Diyos sa atin. Kaya ibig sabihin yan, ang susundin natin dyan, kapag ginamit natin yung natural man, yung ating sariling oras, yung ating sariling
kaparaanan. Pero kapag ka gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos, again, may proseso ang Diyos. Kaya lang doon tayo minsan nagkakaroon ng problema yung sa pagsunod sa proseso ng Diyos. Di ba, nung si Abraham ay pinangakuan ng Diyos, bibigyan sila ng anak, eh ang tagal na, 20 years, 10 years, wala pa. Naisip nila, siguro ang sagot ay si Hagar. Ganun ang natural man. Gusto natin gawin ang kalooban ng Panginoon, pero minsan meron tayong sariling kaparaanan, meron tayong sariling oras na gusto nating sundin para mangyari pa rin yung kalooban ng Diyos. Pero again, kapag kaganoon ang ating pagkilos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sasabihin ko po sa inyo, failure pa din yon. Because, alam natin ito, di ba? The end does not justify the means. Kung mabuti ang plano ng Diyos, hindi pwedeng gamitin ang ating kaparaanan, lalo na sa buhay po ni Jacob, alam natin ang buhay ni Jacob. Si Jacob po ay isang mandaraya. Tama po ba? Kilala natin si Jacob, ano? Yun po yung kanyang buhay. Siya po ay isang mandaraya. Pero kung titingnan po natin ang buhay ni Jacob, bago pa man po siya ipanganak, meron na pong maliwanag na plano ang Diyos sa kanya. Sabi po ng Genesis chapter 25, verses 23 hanggang 26, ito po yung malinaw na plano ng Diyos kay Jacob. Ganito ang tugon ni Yahweh. Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban. Mas malakas yaong bata, kaya naman balang araw, ang matanda ang alipin nitong bunsong iluluwal. So kung titingnan po natin, ito yung plano ng Diyos kay Jacob. He was destined to rule. To rule who? Even his elder brother. Bilang nakababata, aalipinin niya maging yung nakatatanda sa kanya. Yan ang plano ng Diyos sa kanya. Mabuti po ba yon? Mabuti po yon. Pinakita na, pinatanaw na ng Diyos kung ano ang magiging buhay ni Jacob. Ngunit nung sila po ay ipapanganak na, kambal po kasi si Jacob at saka si Esau, meron pong kakatuwang pagkilos itong si Jacob na hindi po nalingid doon sa nagpapaanak. Ito po sabi ng verse 24. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis ng una at mabalahibo ang katawan. Kaya't Esau ang ipinangalan dito. So noon pala kapag ka pinapangalanan ayon doon sa itsura, kung ano yung parang gano'n, ano, binabase doon sa nakikita nila at yun yung binibigay nilang pangalan. Meron kaming kapitbahay sa Karen, nila Brother Orly. Pinanganak po siya ng bagyo. Ewan ko anong malakas na bagyo yun. Talagang devastated po yung buong Pilipinas. Eh, nagkataon na doon sa panahon ng bagyo ay iniluwal siya. Palayaw. Tinawag po siyang agyo. Bagyo, agyo. Yan. Kasi nga, parang yun yung naging alaala ng nanay siguro nung panahon na iniluwal siya. Kaya pag nakikita siya, dahil yung malakas na bagyo, reminder sa kanya yon. So ganun din pala noon, ano? At maging si Jacob, tinan nyo nung verse 26, nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. So yung pangalang Jacob ay ibinase din nila doon sa aktual na ginagawa nitong kakambal. Mabalahibo yung pangana, yung bunso naman, nung lalabas na, nauna na yung kuya, teka muna, huwag ka munang lumabas. Ako ang dapat mauna. Parang ganon. E naintindihan ito nung mga nagpapaanak, kaya sabi, ang pinangalan ay Jacob. At ang pangalang Jacob, ang ibig sabihin po nito ay supplanter. At pag hinanap natin sa Tagalog, ang salitang supplanter, tagapalit. Parang madali lang, ano? Parang medyo, ano pa, parang medyo positive, tagapalit. Pero pag mas malalim po nating tiningnan yung tagapalit, ang ibig sabihin po niyan, mang-aagaw. Nakita nila yung pagkapanganak pa lang kay Jacob, parang may kakaiba na siyang pagkilos, kaya yun ang ibinigay na pangalan.
mga agaw yan. Yeah, si Jacob, siguro, kinalakihan niya na yun ang espiritong sinasabi sa kanya, ay mga agaw naman talaga yan eh. Nung pinanganak nga yan, ganyan na yung, ano, yung ginagawa niya. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa pagbibigay basta-basta ng pangalan o pagbabansag. Di ba minsan, yung mga anak natin, tayo mismo ang nagdi-degrade sa kanila. Nakakarinig ako ng mga magulang na talagang kung ipagpamukha sa anak na, ay kaya hindi ka, ano, hindi ka natututo kasi bobo ka naman talaga eh. Eh siyempre, kung mismong sa magulang naririnig yung declaration na yon, yun ang paniniwalaan ng anak. Kasi nanay niya ang nagsabi, tatay niya ang nagsabi. Ibig sabihin, mag-ingat po tayo sa pagdideklara ng karakter ng isang tao. Huwag nating ikabit yung isang bagay na hindi maganda na later on ayaw din naman natin ng karakter na yon. Kaya kung magbibigay kayo ng bansag sa isang tao, magbansag na kayo ng mabuti. Ganon din po yon kapag tayo nananalangin. Nagdi-declare tayo ng mabuting bagay para doon sa ating ipinapanalangin. Kahit na yung ating pinapanalangin, halimbawa, yan ay lasinggero. O pag-pray mo, Lord, ang taong ito, Panginoon, ay magiging mabuting tao, magiging mabuting asawa. Declare niyo po yung mabuti. Huwag niyo po sabihin, ay, hindi na yung magbabago, lasinggero na yan. Sigurado, umaga, hapon, gabi, puro ganyan ang gagawin. Wala na pagbabago yan. Eh, wala nga pagbabago kasi yun ang declaration natin. Andyan po ba kayo? Meron po kasing power yung sinasabi natin. At ito po yung nangyari kay Jacob. Ngayon, ang tanong, ang plano ba talaga ng Diyos kay Jacob ay maging mandaraya, maging supplanter? Kasi sabi niya, di ba, ang purpose ng Panginoon sa kanya, he was destined to rule. Eh kaso, nung lalabas siya, ay parang hinihila niya yung paa ng kanyang kapatid. Kaya naisip ng mga nagpapaanak, siya ay mga agaw. Ngayon, ang tanong, yun ba talaga ang plano ng Diyos kay Jacob na para siya magtagumpay ay kailangan niyang maging mga agaw? Kasi, kaya ko po ito sinasabi, minsan po may mga tao na ang pagtingin po sa passage na ito ay ganon. Sabi nila, hindi, talagang yun kasi yung role na dapat ganapin ni Jacob. Kaya siya naging mga agaw. Kasi noon pa man, sinabi na ng Biblia. At yun nga, oh, hinahawakan pa yung paan ni Esau. Ang ibig sabihin ba noon, ang Diyos pa ang pinagmulan ng kasamaan ni Jacob? Well, hindi po. Hindi po ganoon ang plano ng Diyos. May plano talaga ang Diyos na pagpalain siya. At kung pagpapalain ng Diyos si Jacob, hindi niya kailangang mandaya. Ang problema lang kay Jacob, pinangatawanan niya yung sinasabi sa kanya na nakapaligid sa kanya. Hindi yung sinasabi ng Diyos kung sino talaga siya. Kaya napakalaga mga kapatid sa Panginoon kung sino ang paniniwalaan nyo. Yung sinasabi ba ng Diyos sa salita ng Diyos o yung mga kasinungalingan ng mundo na wala kayong pag-asa. Ang mundong ito ay ang daming mga sinasabi na kapag ka pinakinggan mo ang sinasabi tungkol sa ating panahon, magbibigay ito sa iyo ng uncertainty, kawalan ng katiyakan. Samantalang tayo, kahit na magunaw man ang mundo, maliwanag ang Biblia. Amen po ba? Ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya pababayaan. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Panginoon na kung gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos, dapat gawin natin ito ayon din sa kaparaanan ng Diyos. Ngunit ang nakalulungkot nga po, itong si Jacob na atin pong pinag-aaralan, siya po yung tao na mayroong mabuting plano ang Diyos, but he wants to do God's will, his ways. Ipupulfill niya ang plano ng Diyos, pero ang fulfillment nito, oras niya, paraan niya. At ang plano ng Diyos sa kanya, to rule. He was destined to rule. So paano niyang gagawin ito? Yun yung kanyang purpose. Ako ang gagawa nito. Kailangan mangyari sa akin ang plano ng Diyos. At ako ang gagawa ng paraan. Ito po si Jacob. At sa ganyang pagkilos po ni Jacob, ang ginagamit po niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos is yung natural man. Yung kanyang sariling lakas, yung kanyang sariling karunungan, yung kanyang sariling kaparaanan. Well, tayo bilang mga anak ng Diyos, tandaan po natin, nung tayo ay naborn again, ang banal na espiritu na ang dapat manguna sa ating mga buhay. Sa pagganap natin sa kalooban ng Diyos, hindi na yung sariling kaparaanan, hindi na yung natural man ang dapat mangunguna sa atin. Kaya nga ang sabi, walk in the Spirit. Amen po ba?
Dapat lumalakad na tayo sa Espiritu, sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kasi kapag ka nanguna ang ating natural man, yung ating likas, ang gagawin ng ating natural man is to satisfy yung ating sariling gusto, hindi ang kalooban ng Diyos. Kasi natural man yun eh. Pero kapag ka tayo ay lumakad ayon sa Espiritu ng Diyos, ang ituturo ng Espiritu sa atin is to satisfy our hunger for God and the things of God. Amen po ba? Kaya if we want to accomplish the will of God in our lives, hindi katulad nung kay Jacob, nagagamitin natin yung sarili nating lakas, yung sarili nating kaparaanan. Still, kailangan natin ang gabay ng Diyos, pangunguna ng Diyos para mangyari ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Yun po yung dapat natin makita. Now, bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi nga po, dito tayo merong struggle at normal naman po ito. Kasi nga po, nung tayo'y ma-born again, yung old self, yung ating dating pagkatao na mapapahamak dahil sa pagsuway, yun, pinarusahan na yun ng Panginoon. Kumbaga, hindi na, sabi nga, there is now no condemnation to those who are in Christ. Wala na tayong kaparusahan. Kaya lang ang problema, nandito pa yung ating kalikasan bilang tao na may kaalaman pa din yan, may mga principles pa rin na nauna bago ang salita ng Panginoon. Kaya merong struggle sa mga sitwasyon ng buhay. Kaya kailangan, nasabi ng banal na kasulatan, kailangan ang Espiritu ang gawin nating patnubay, gabay sa ating pamumuhay. Kasi nasanay tayo na lumalakad noon sa sarili nating gusto. Pero yung sarili nating gusto, palayo sa Diyos, kahit gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos, pero ang totoo, habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, sa ating paraan, palayo pala tayo. Hindi palayo ng kalooban ng Diyos. Pero kapag ka ang pangunguna ng banal na Espiritu ang ating sinunod, nandun tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang perfect will ng Diyos. Pero kung sarili nating kalooban ang ating susundin para magawa ang kalooban ng Diyos, hindi po yun maaari. Kailangan the Spirit of God guiding us to do His will. Nasusundan niyo po ba? Kaya doing God's will, God's way. Kung nais nating gawin ang kalooban ng Diyos, hindi natin ito magagawa sa ating sariling lakas. Kaya nga kailangang ipanganak na muli tayo eh. Para paghaharian tayo ng Diyos. Hindi tayo paghaharian ng Diyos kapag ka ang ginagawa natin ay sa sarili lang nating lakas. Andyan po ba kayo? Okay, so si Jacob po, yun po yung kanyang, yun yung buhay na inihanda sa kanya ng Diyos. Noon pa man, meron ng magandang plano ang Diyos sa kanya, kaya lang ang problema, gusto niya mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. Kaya ano ang ginawa niya? Alam natin yung kwento ng buhay ni Jacob. Ginawa niya ang plano ng Diyos sa pamamagitan po ng pandaraya. May mga pagkakataon na si Jacob ay gumagawa po ng mga schemes, mga plano na ang layunin niya ay by hook or by crook. Siguro yun yung kanyang, naisin. Kailangan maging akin ito o kailangan mangyari ito. Ganon yung kanyang desire na pangyarihin ang mapulfill ang plano ng Diyos sa kanya. Kaya lang sa kanyang sariling kaparaanan. At alam natin ang kwento kung paano niyang nilinlang yung kanyang kapatid. Dahil nga po, alam niya na ang plano ng Diyos sa kanya ay to rule over his elder brother. Kaya alam, paano mangyayari yun? Eh, siya ang bunso. Sa mga Israelita po, napakahalaga po. Actually, hindi pa sila Israelita dito kasi siya pa yung Jacob eh. Later on pa lang siya gagawing Israel eh. Pero sa Middle East po, napakahalaga po nung tinatawag na birthright. Yung pagiging panganay, binibigyan ka ng double portion na mana kung merong mamanahin. Kung utang yun, pasensya ka. Pero pag panganay ka, privilege po yun. Privilege. Ngayon, kaya po ito privilege kasi in the absence of your parents, you will take responsibility. Ikaw mag-take over, ikaw mag-manage, yung leadership, kumbaga.
Kaya meron kang say, may authority ka. Kaya lang, si Jacob bilang, sabi ng Diyos sa akin, ako ay magro-roll sa aking kapatid. Paano mangyayari yun? Siguro gustong-gusto niya talaga na pangunahan ng kanyang kapatid. Di ba, ganyan mga bunso? Eh, kasi kuya kayo eh. Kasi mas matanda kayo eh. Di ba, parang ganun. Parang ginagamit niyo yung authority sa amin. Di ba? Minsan may mga ganung alam, bata eh. Akala nila ay mini-mistreat sila. Pero actually, hindi. Pero si Jacob, yun, alam niya yung kahalagahan ng panganay. Kaya sinisikap niya na magkaroon ng pagkakataon na makuha niya ito sa kanyang kapatid. At dumating yung pagkakataon. Si, kung titignan kasi natin yung kanilang character, talagang sa buhay spiritual, mas malalim ang naisin ni Jacob na sumunod talaga sa kalooban ng Diyos. Samantalang si Esau bilang panganay, ang kanyang trabaho ay more on sa hunter kasi siya. Mahilig mangaso, ibig sabihin more on the works of the hands. At bilang panganay, dapat nakikita siya na nagtetake ng responsibility sa pagmamanage ng kanilang tahanan at ano pa mga bagay. Kaya lang nakikita ni Jacob, ano ba naman tong kuya ko? Lumaboy na naman. Parang minsan nga, di ba? Ang mga anak, ano mong problema sa mga magulang? Ito naman, ano mong problema sa kanyang kapatid na nakakatanda? Parang bang hindi panganay. Sayang yung pagkapanganay. Parang yun yung pinaniniwalaan niya. Siya ang dapat na panganay. Kasi nisikap niya na yung pagkapanganay na yun mapunta sa kanya. Kasi hindi deserve yung kanyang kuya. Kaya isang araw dumating yung pagkakataon na yun. Kaya galing sa pangangaso itong si Esau at gutom na gutom. At talagang wala siyang pagpapahalaga sa spiritual na bagay. Kaya ano ang sabi? Nung naamoy niya malayo pa, ang sarap nung niluluto ni Esau, ni Jacob. Eh sa gutom niya, sabi niya, pwede mo ba akong bigyan niyan? Si Jacob naman, nakita niya yung pagkakataon, mapanlin lang. Talagang yung kanyang pangalan, pinangangatawanan niya. O sige, pwede. Pero ito yung nakita niya yung pagkakataon para makuha yung pagkapanganay. Sa isang kondisyon, bigyan kita ng sabaw na ito, pero ibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. Kaya makikita natin na nagpapahalaga talaga si Jacob sa kanyang destiny. Mapulfill ang plano ng Diyos. Ito namang si Esau na inilagay talaga bilang panganay, wala namang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga. Kaya agad niyang ibinigay yung mahalaga. O sige, ipinalit ay isang tasang lugaw. Nalinlang po ni Jacob si Esau. Tama po ang motibo ni Jacob. Gusto niya na mangyari yung plano ng Diyos sa kanya. Pero ang problema, ang ginamit niyang kaparaanan ay panlilinlang. Hindi po yun kalooban ng Diyos. Sa chapter 27 naman, makikita natin na again, ginamit na naman niya ang kanyang pagiging mapanlin lang, maging yung tatay niya na noon ay malabo na ang mata, so nakuha niya na yung birthright. Ano ang birthright kung walang basbas ng para sa panganay? Di ba? So, ay malabo na ang mata ng kanyang tatay at kailangan niyang makuha yung basbas ng para sa panganay. Ang sabi, si Esau daw po ay mabalahibo, kaya nagbalat kayo po siya. Kumuha siya ng balat ng hayop, tapos sinuot niya, ginamit niya na pang ano sa katawan niya. Tapos, dahil bulag na si Isaac, hiningi niya na yung basbas para sa panganay. Sabi ni Isaac, ang boses ay kay Jacob, pero ang katawan ay kay Esau. Eh, pero dahil nga mapanlin lang, lalo na bulag pa, magaling sigurong mandaya talaga itong manlilin lang na to, nalinlang po sa madaling salita si Isaac. At nung malinlang na po, naigawad na po yung basbas na hindi naman para doon sa bunso. Pero naigawad. Pero tandaan nyo, binding pa din. Nung kinukuha na ni Esau, yung para sa kanya, ang sabi ni Isaac, nako, isa lang yon at naibigay ko na. Kaya ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, pahalagahan natin ang pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating baliwalain. Kapag ka ibinigay na yan ng Diyos sa atin, pahalagahan natin. Ato, ang totoo, sa bagong tipan po, kapag ka tayo po ay patuloy na binibigyan ng Panginoon at patuloy na sumusunod sa Panginoon, minumultiply ng Panginoon yung mga pagpapala.
At ito si Esau, hinihingi niya yung basbas para sa kanya, ngunit nasabi nga ni Jacob ay wala na, naibigay niya na kay, sabi ni Isaac, naibigay niya na kasi akala nga niya yung binasbasan niya ay si Jacob. So sa madaling salita po, na-fulfill yung plano ng Diyos kay Jacob, pero failure pa din. Bakit? He earned the wrath of his elder brother. Nakuha nga niya yung pagkapanganay. Nakuha nga niya yung, akala niya yun yung paraan para siya ay mag-rule over his elder brother. Pero nung makuha niya ito, nagalit yung kanyang kapatid. Kaya ano nangyari? Kailangan niyang papuntahin. Kailangan siya papuntahin ni Isaac at ni Raquel sa Haran, sa lugar po ni Laban, tito ni Jacob. So, ito po yung buhay na mayroon itong si Jacob. Pero merong magandang plano ang Diyos sa kanya. Ang problema, ginagawa niya ang plano ng Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. At ang matindi pa, pandaraya, panlilin lang. Tumutulong sa pamamagitan ng gawaing masama. Parang trabaho, parang drug lord ako. Tapos tutulong ako sa mga orphanage, tutulong ako. Ang ganda ng motibo ko, parang Robin Hood, magnanakaw ako para tulungan yung mga mahihirap. Ang ganda nung motibo, pero yung kaparaanan ay mali. At hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya kailangan si Jacob, dahil mayroong magandang plano ang Diyos sa kanya, kailangan iayos ng Diyos ang kanyang buhay ayon sa plano ng Diyos. Kaya lang, paano ito mangyayari? At samantalang itong si Jacob, ginagawa niya, pinupulpil niya ang plano ng Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. So God has to lead Jacob patiently hanggang akayin siya, matuto siyang mag-surrender sa kalooban ng Diyos hanggang ganapin niya ang kanyang destiny ng ayon din sa paraan ng Diyos. At ganyan din po ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan akala natin yung ginagawa na natin ay ayon na sa kalooban ng Panginoon, pero minsan yung natural man ang nasusunod. Kahit sa gawain po ng Panginoon, nangyayari yan. Minsan gusto natin maglingkod sa Panginoon. May oras. Kaya lang minsan, gusto na natin eh. Di ba? Parang bakit magagalit pa? Bakit hindi ako inasahin? Kayang-kaya ko naman yung ginagawa na yon. Minsan parang yung desire natin sa ating sarili, parang yun na yun, gusto na natin. Pero kung tayo ay pumapaloob sa kalooban ng Diyos, maghihintay tayo ayon sa paraan ng Diyos, alam ng Panginoon lahat yun. At iaayos ng Panginoon yun. Pangyayarihin niya yun kung talagang yun ay plano niya sa atin. Binabantayan ng Diyos, alam niyo po ba, binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita para tiyaking ito'y magaganap. Yan po sinabi niya sa Jeremiah 1:12. Ako'y nagbabantay upang tiyakin na lahat ng mga salita ko ay mangyari o maganap. Bakit? Kasi yung purpose, yung plano ng Diyos sa atin, kahit sino pa ang humadlang sa plano ng Diyos, walang makahahadlang, walang makapipigil sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo? Yes. Ang Diyos na mayroong magandang plano sa atin, kaya niyang ipatupad ang kanyang mabuting plano sa atin. Kailangan lamang sumunod tayo ayon sa kanyang kaparaanan para mangyari yon. Kaya ano pong nangyari? Ayun, gusto ni Jacob na ipulfill ang kalooban ng Diyos, pero sa kanyang sariling kaparaanan. At kahit ganito ang kalagayan ni Jacob, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, yung patience ng Diyos. Gusto niya kasing pangyarihin ang kanyang plano kay Jacob. Ayaw niya na yung mabuting plano niya kay Jacob ay masayang. So God, in His grace, in His love, ginagabayan niya si Jacob kahit na parang lumalaban si Jacob sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon pong umaga, tatlong mahalagang bagay po ang gusto ko pong makita natin. Paano po bang ginagabayan tayo ng Diyos para gawin ang kanyang kalooban? How does God lead us to do His will, His ways? Paano niya tayong inaakay hanggang lubusan nating magawa ang kalooban ng Panginoon?
Number one, ang una pong ginagawa ng Diyos para magawa natin ang kanyang kalooban is He speaks to us. At ang pangungusap ng Panginoon ay sa maraming bagay. Minsan He speaks through His words and sometimes through circumstances in our lives. Now, kung titingnan po natin ang buhay ni Jacob, ang Diyos ay nangusap na kay Jacob at patuloy na nangungusap. Ang problema, hindi niya naririnig ang tinig ng Diyos kasi nga busy siya na ipulfill ang kalooban ng Diyos sa kanyang sariling paraan. Hindi mahalaga sa kanya ang sinasabi ng Diyos, kung paano niyang gagawin yung plano ng Diyos. Basta mahalaga sa kanya, nakatingin siya doon sa plano ng Diyos at ang kanyang paraan, ang kanyang gagamitin. Kaya hindi niya naririnig ang tinig ng Diyos sa kanya. Kaya ano nangyari? Nung pinulfill niya yung plano ng Diyos, sa halip na mabuti ang nangyari, nagalit yung kanyang kapatid, kaya tumakas siya. At doon sa panahon ng kanyang pagtakas, ito na po yung tagpo na kung saan sa aklat po ng Genesis ay nagpakita ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Dahil hindi niya pinakikinggan ng Diyos kapag siya ay conscious, dahil busy-busy siya, nagawin ang kanyang sariling paraan at kalooban. So God has to speak to him in a dream. Ang sabi po ng Genesis chapter 28 verses 13 hanggang 14, walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Wow! Napakaganda pong plano ng Diyos sa buhay ni Jacob. At tandaan niyo po, nung sinabi ito ng Diyos kay Jacob, hindi po ito yung panahon na siya po ay spiritually high. He was in his spiritual dryness. Tumatakas nga siya dahil sa kanyang ginawa doon sa kanyang kapatid. At doon sa panahon na hindi siya maka, kumbaga, kaya nga doon na lang siya natulog sa lugar na yun, sa Bethel. Doon siya natulog at sa kapaguran niya nakatulog siya. At doon sa panahon na yon, in that circumstance of his life, God spoke to him and reminded him of his great plan in Jacob's life. Ano po ang ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? Makikita natin, kung iba-iba siguro to, itong masamang tao na ito, sa atin bilang mga tao, ang napakadali nating gawin ay, bahala ka dyan, mag-suffer ka, tigas kasi ng ulo mo. Yun ang pinakamadali nating sabihin. Pero nandito po ang Diyos, makikita natin, na sa panahon na ito, dahil meron siyang mabuting plano kay Jacob, God is still hanging on to His plan for Jacob. Hindi bumibitaw ang Diyos sa kanyang mabuting plano kay Jacob. Mga kapatid, hindi rin bumitaw ang Diyos sa kanyang mabuting plano sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Alam niyo po ba na katulad ni Jacob, palayo din tayo ng palayo sa Diyos noon. Yung ating pamumuhay ay palayo ng palayo ng palayo sa Diyos. Until such time na narinig natin ang tinig ng Panginoon sa kanyang salita, may nag-imbita sa inyo sa mga Bible study, may nag-anyaya sa inyo sa gawain ng Diyos, at nangusap ang Diyos sa inyo na naunawaan ninyo ang pag-ibig ng Diyos, na ang inyong kalooban pala ay malayo sa plano ng Diyos at ang buhay ninyo isinuko ninyo sa Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito ay pinakita ng Diyos sa atin sa pamamagitan din ng buhay ni Jacob. Dahil meron siyang mabuting plano kay Jacob, ayaw ng Diyos na masayang yung plano na yon. Kaya kahit na parang si Jacob, ginagawa niya, ang kanyang buhay ay tila nasasayang dahil sa kanyang mapanlinlang at mapagbalat kayong pamumuhay. Pero eto ang Diyos.
mangyayari ang mabuti kong plano sa iyo sapagkat anak kita, sapagkat mahal kita. So naririto po ang Panginoon na yung nagpasimula ng mabuting gawa kay Jacob, gusto niya na ma-fulfill yung mabuting gawa na yon. At para po maibalik si Jacob, anong ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita, ipinaalala ng Diyos kay Jacob kung ano talaga ang kanyang buhay. Amen po ba? God reminded Jacob of what his plans really para kay Jacob. Kaya pinaalala niya yung kanyang salita. At ganyan po ang unang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ibinabalik niya tayo sa kanyang salita. Ganyan niya tayo ginagabayan para pangyarihin niya yung kanyang kalooban sa atin. Na kahit na minsan napakatigas, napakalayo na ng ating puso sa Panginoon, pero andyan pa rin ang pagmamahal ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon. Sa minsan mga circumstances ng buhay natin, mga re-realize natin na hindi pa rin pala tayo pinababayaan ng Panginoon. So si Jacob, dun sa panahon na parang akala niya hindi na siya mahal ng Panginoon, pero nandun ang usap ng Panginoon sa kanya at ipinaalala, ito ang plano ko sa iyo, ito ang gagawin ko sa iyo. At tandaan niyo, itong plano na ito mga kapatid, unconditional. Hindi niya sinabi, gagawin ko ito sa iyo kung susunod ka sa akin. Hindi. Unconditional. I will do this for you. Iingatan kita, ibabalik kita sa iyong lupain. Walang kondisyon. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon, anuman ang mangyari, I will fulfill my words, my promises for you. Walang makakahadlang. Walang kondisyon. Andyan po ba kayo? Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang pwedeng pumigil, walang pwedeng humadlang. Magkakaroon lang yan ng problema kapag hindi tayo umayon sa kalooban ng Diyos. But as far as God is concerned, ang gusto niyang ma-fulfill sa buhay natin ay yung kanyang mabuting plano. Amen po ba? At ang maganda rito, mga kapatid sa Panginoon, tayo din bilang mga anak ng Diyos na naisumunod sa kalooban ng Diyos, by our own, hindi talaga natin kayang masunod ang kalooban ng Diyos. Pero dahil sa ating pananampalataya, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang matutunan nating magawa ang kalooban ng Diyos. Sabi po ng 2 Peter chapter 3, o chapter 1 verses 3 and 4, pwede ba nating basahin ng sabay-sabay ng malakas? Sabay-sabay, ready, go. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay nang tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. So, kung mapapansin ninyo doon sa verse 13, sinasabi dito sa atin that by our own, hindi natin kaya. That's why God has given us His power. Para saan? To do His will. Because by our own, kahit maganda ang motibo natin, na sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah, ang lahat ng ating mabubuting gawa ay pawang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Ano man yung ninanais natin, yung pinaka-the best natin sa Panginoon, zero pa rin yun. Kasi tayo ay makasalanan. Alam niyo po ba yan sa integer? Sa mga nag-aaral dito, di ba, yung integer, merong quadrant, merong zero ang nasa gitna. Pagka, tama ba, yung nasa aking kaliwa, yun yung negative, yung nasa aking kanan, yun yung positive. At zero yung nasa gitna. Ngayon, mula sa negative 1, palayo, habang lumalayo, lumiliit yung value, lumalaki yung bilang, pero lumiliit yung value nung number. Yung mas malapit sa zero, yun yung mas malaki ang value, negative 1, papunta sa zero. Pero habang lumalayo yun, ay lumiliit ang value ng number. At pag nagsimula ka naman sa zero, mula sa zero papunta sa positive, yung 1 hanggang palaki, mas malaki naman ang value nung lumalaking number habang lumalayo ka sa zero. Ngayon, tingnan natin ito sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Ang sabi, lahat tayo ay makasalanan.
San tayo? Negative 1, negative 2, o 0? San po tayo? 0, di ba? Kaya ibig sabihin, kung tayo ay nagsimula sa 0 at gumawa tayo ng mabuti, kahit tumagal pa tayo, magpakalayo-layo tayo at ginagawa natin mabubuting bagay para sa Panginoon, ang total pa rin nun, ang halaga pa rin nun sa harapan ng Diyos, 0 pa din. Worthless. Yun yung best natin sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, wala tayong mabuting magagawa sa ating sarili. Pero kapag tayo naman ay nakakilala na sa Panginoon, mula doon sa 0, inililipat na tayo sa mabubuting gawa. Kaya nagagawa na natin ang lahat ng mabubuting gawa kasi may kapangyarihan ng Diyos na tumutulong sa atin para gawin ang kanyang kalooban. Andyan po ba kayo? Kaya maaari, hindi agad tayo 50 agad. Nagsisimula muna sa 1, dahan-dahan, kahit baby step, pero at least nasa positive side na po. Andyan po ba kayo? Yung ginagawa natin doon sa positive side, tinatanggap na ng Panginoon kasi lumalakad na tayo sa kalooban ng Diyos. Yung negative yun yung kaharian dati ng kaaway na kinabibilangan natin. Pero nung tayo na ng palataya, inilagay na tayo sa kaharian ng Diyos ng kaliwanagan. Nasusundan niyo po ba? Kaya sabi po ng verse 13, mga kapatid, tingnan niyo pong mabuti at markahan niyo po yan sa inyong Biblia. Kasi sa ating sarili talaga, hindi po natin kayang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Inilagay niya sa atin ang kanyang kapangyarihan upang ang lahat ng bagay na gusto nating gawin para sa Panginoon, magawa natin hindi ang ating sariling paraan at lakas ang ginagamit natin, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na tinanggap natin. Kaya noon, hindi niyo gusto, hindi natin gusto na naririto sa gawain ng Diyos. Noon, alam niyo po, lalo na sa probinsya, talagang ang mga tao po doon, dito rin naman, kaya lang doon, dahil nga po mas malakas yung tinatawag na stronghold, talagang taling-tali pa doon sa pananampalatayang mali. Para sa kanila po, ang pag-upo at makikinig ng salita ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Panginoon, lalo na pagsamba, para sa kanila yan ay pagsasayang lang ng oras. Yun po yung tingin nila. Pero, salamat sa Panginoon na yung mga nakakakilala sa Panginoon, noon ang tingin nila, ang pag ginagawa nila na pagsunod ay pakikinig na salita ng Panginoon ay parang pagsasayang. Nung makakilala sila sa Panginoon ngayon, pag tinataguan sila ng mga binabible, gusto nilang i-Bible study, naiintindihan na nila. Kasi noon, ganun din sila. Nagtatago din sila doon sa mga nagaanyaya sa kanila para sila ay i-Bible study. Naiintindihan na nila. Kaya ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Dahil doon sa kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin, ito yung ngayon yung nagbibigay sa atin ng kagalakan para unahin ang kalooban ng Diyos. Para tayo ay sama-sama na ibalik ang pasasalamat. Isang araw, isang linggo, meron tayong ganitong gawain. Dahil mabuti ang Diyos, dapat pasalamatan natin siya. Hindi ito gusto ng laman. Pero dahil tayo ay pinanganak na sa Espiritu, kahit malayo yung iba sa inyo, alam ko, may taga-Fortune pa tayo, sila dyan-dyan, ano? May taga-Pasig, may kung saan-saan, iba-iba pinanggagalingan nating lahat. Pero iisa ang dahilan kung bakit tayong lahat ay naririto. Dahil minahal tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos, kaya sinasamba natin siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. May mga malalayo pa po dito, taga Antipolo, may mga binimbita sila, Brother June, malalayo pa. Pero nagkakaisa po tayong lahat, kaya tayo nandito. Hindi dahil sa gusto ng laman natin, kundi dahil gusto nating pasalamatan ng Diyos na nagligtas sa atin. Magagawa ba ng laman natin yan? Ay, sasabihin siguro nung malalayo, layo naman nung sa kanila, dito na lang. may mas malayo pa pala. Ayun, yung taga Kalamba. Imagine ninyo, ilang linggo-linggo, ilang alam po yan, na dadaan po yan sa toll gate, magto-toll po yan. Di ba? Pero dahil hindi yung gusto natin, kundi yung kalooban ng Diyos. Kaya nandito tayong lahat. Iisang dahilan. Hindi yung gusto ng laman, kundi para parangalan at papurihan ng ating Diyos. Sige po, palakpak ng pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Kaya sabi ng verse 14, sa pamamagitan nito, ano yung sa pamamagitan nito? Yung kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, yung mga pangako niya sa atin, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito. Kaya hindi na tayo namumuhay. Yung ating laman, hindi na control ng mundo.
control na ng Espiritu. Kaya dahil ito'y control na ng Espiritu, ang ginagawa na nito ay yung kinasisiya ng Diyos na nagbigay ng buhay sa kanya. Kaya mayroong pagbabago ng buhay ang mga born again. May mga patotoo ng pagbabago ng buhay. Hindi tayo perfect, hindi tayo hindi na nagkakasala. Pero hinango na tayo sa pagkakasala. At naipamumuhay na natin. Kaya lang, dahil nga nasa positive side tayo, yung iba nasa number one pa lang, pero yung iba malalago na, nandun na sa 50. Pero mga kapatid sa Panginoon, hindi pagalingan dito. Ang usapan dito, patagalan. Ibig sabihin, magtiyaga ka sa Panginoon. Kung dumadanas ka minsan ng pagsubok, huwag kang gi-give up. Huwag kang susuko. Huwag kang babalik doon sa negative. Walang saysay yun. Di baling paunti-unti yung lakad mo. Basta nandun ka sa positive side sa kalooban ng Panginoon. Amen? Magsama-sama tayo na naglilingkod sa Panginoon. Sa tulong niya, magagawa natin dahil may kapangyarihan siyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya, dito sa panahong ito, si Jacob po ay narinig niya ang salita ng Panginoon, pinaalala ng Diyos sa kanya, para sinasabi sa kanya ng Diyos, Jacob, ito ang plano ko sa iyo, ito ang lakaran mo. Kaya nung marinig ni Jacob yung pangako na yon, alam niyo, nagkaroon po siya ng pag-asa. Sabi ng verse 15 ng Genesis 28, sabi ng Panginoon sa kanya, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Binigyan ng Diyos ng pangako si Jacob, hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Wow. Hindi ito binigay ng Diyos kay Jacob nung siya ay nasa mataas na antas ng kanyang pananampalataya. Kasi minsan, pag nasa mataas na tayong antas ng pananampalataya, hindi na natin tinitingnan yung pangako ng Diyos. Kasi alam na natin yun eh. Pero sino ang pinalaalahanan ng pangako niya? Yung mga nagda-doubt. Yung parang minsan ay parang, Diyos, buhay ka ba talaga? Bakit ganito nararanasan ko? Kaya minsan, andyan yung salita ng Diyos sa aliw sa'yo. Pero kapag ka ikaw ay malaguna sa Panginoon, minsan, may pinagpipray ka kung kailangan mo yon. At parang hindi binibigay. Pero dahil malalim ka na sa Panginoon, alam mo, marunong ka na magtiwala sa Panginoon. Na kahit na hindi pa yun yung oras, kaya mo maghintay sa Panginoon. Pero kapag ka ikaw ay nagda-doubt sa Panginoon, minsan kailangan kang paalalahanan ng salita ng Panginoon para maalis yung pagdududa. At yun ang ginawa ng Diyos kay Jacob. Jacob, this is my plan for you. At dahil naunawaan ito ni Jacob, sa Genesis chapter 28, nagkaroon ng hope si Jacob. Sabi ng verse 20 hanggang 22, ito yung pangako ni Jacob. Kung noon ginagawa niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang sariling paraan, somehow parang meron pa rin bargaining. Sarili pa rin niya. Andun pa rin yung kanyang sariling kaparaanan. Anong bargain niya sa Diyos? Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan, para bang yung nangako ay hindi tutupan? Talaga mapanlin lang, alam mo? Ibig sabihin, pag nag-fail ako, problema mo, Panginoon, hindi ako. Tama ba? Ang bagay makikita natin, ang Diyos may pangako sa kanya, walang kondisyon. Siya naman may kondisyon. Talagang mapanlin lang. Nasa safe side. Kaya sabi niya, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, papakainin at pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Wow, parang utang na loob pa. Hindi ba kayang gawin yun ng Diyos? Yung pangako niya, hindi ba niya kayang gawin? Inuulit niya. Tapos nilagyan pa niya ng question, kung sa tingin niyo, hindi kayang gawin ng Diyos yun? O dahil yung personalidad pa rin ni Jacob ang umiiral? Yung personalidad pa rin niya. Hindi pa rin siya talaga lubusang nagsusuko sa Diyos. Kaya sabi niya, at may babalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo. Wow, may promise na. Lord, pag binigay mo sa akin yung aking trabaho na hinihingi, Lord, sasambahin kita. Nung ibinigay yung trabaho, nasan ka na? Naghahanap na ang Lord. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Diba, yung iba nagpe-pray, Lord, wala po kaming baby, bigyan mo po kami ng baby. Nung binigyan ng baby, anak, nasan ka na? Lord, yung binigay mong baby, hindi ko maiwanan. Nagpe-pray ng bahay, Lord, pag binigyan mo kami ng sariling bahay, parang hindi na kami nangungupaan. Lord, paglilingkuran kita nung binigyan ng bahay, anak, nasan ka na? Lord, yung binigay mong bahay, baka pasukit kami ng magnanakaw. Andiyan po ba kayo?
Para bang sa bahagi ng Diyos, parang problema pa ng Diyos. Parang kasalanan pa ng Diyos na pinagpala. Kaya minsan may mga pagpapalang nagiging parang sumpa. Pag hindi tayo mabuting katiwala, hindi natin maibabalik sa Panginoon yung pagpapalang ibinigay niya. Kaya tandaan niyo po, yung pagbibigay ng ikapo, yung iba kasi natitisod. Pero actually, ito yung pagpapakita ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Sinisira kasi ng Diyos yung ating greediness. Di naman kailangan ng Diyos yung ating pere. Di naman niya kailangan ito. Siya nga may-ari ng lahat eh. Pero ang problema ng mga anak ng Diyos, pagiging greed, pagiging gahaman. Eh sinusubok tayo ng Panginoon, anak, sabi mo, kaya mong ibigay ang iyong buhay sa akin. Buhay na nga ang hinihingi eh. Diba? Kinakanta pa natin, Lord, I offer my life to you. Is 10% pa nga lang ang hinihingi ko, hindi mo maibigay. Tatawad ka pa. Tapos kakanta ka, Lord, I offer my life. Di ba? So gusto nung makita ng Panginoon yung ating katapatan sa Kanya. Kaya si Jacob, nagkaroon siya ng pag-asa. Nung pinangako ng Diyos sa kanya yung kanyang salita, this time, hinawakan ni Jacob yung salita ng Panginoon. So that's the first point. Yun yung unang pagkilos ng Diyos para ang bawat isa sa atin ay akayin niya sa kanyang mabuting kalooban. He reminds us of His words. Na ito yung plano ng Diyos at ito yung dapat nating pangyarihin sa ating buhay, His ways, not our ways. Amen? Pangalawa, God leads us to do His will at ginagawa niya ito sometimes through disciplines. Dinidisiplina tayo ng Diyos. O sa salita ko po, tinatapyasan tayo ng Diyos. At ito yung ayaw natin minsan, yung pagtatapyas. Kasi discipline is para bang hinuhubog tayo, minumold tayo, para maging ayon tayo doon sa kalooban ng Diyos. At para matutunan ni Jacob na mag-submit sa kalooban ng Diyos, kailangan siyang i-discipline ng Diyos. Kasi nakita natin, kahit ito na yung plano ng Diyos, si Jacob, hindi pa rin niya nilalakaran yung plano ng Diyos. Nilalakaran niya yung plano ng Diyos, pero paraan pa rin niya, sarili niya pa rin paraan ang kanyang ginagawa. Kaya alam natin, nung nagpunta siya kay Laban, kailangan niyang maging asawa si Raquel ba o Rebecca? Raquel. Nung si nagustuhan niya si Raquel, pero yung kanyang biyanan, ipinangako sa kanya si Raquel, nung araw ng kasal, ang ibinigay sa kanya ay si Leah. So, a dose of his own medicine. Manlilin lang, naunawaan niya ngayon kung gaano kasakit ang manglinlang. So, sabi niya, binilaban, kung gusto mo na makuha ang bunso, kasi dito sa amin may kalakaran, kung sa inyo, gusto mo din yung pagkapanganay, pero pinilit mo. Dito, hindi pwedeng kukunin ang bunso. Kailangan muna, panganay muna ang mag-asawa. Ang maging asawa. Kaya ano nangyari? Pagtrabahuan muli ng another 7 years si Raquel. Payag siya kasi mahal na mahal niya si Raquel. So, a dose of his own medicine. Panlilin lang, laban sa manlilin lang. And it took Jacob 20 years para maintindihan niya yung sakit, yung bigat ng mga pandarayang ginagawa niya. May mga times na gusto niya na, imagine niyo ha, siya ang boss, si Laban. Pero dumating yung time na yung, sa akin nakakita, yung amo, mas mayaman pa yung trabahador. Di ba? Dumating yung time na nakita ni Laban, manggagawa lang niya si Jacob, pero si Jacob, along the way, nag-iisip, talaga mahusay si Jacob eh. Negosyante. Kaya lang, ang problema nga, at the expense of his boss, magawa siya ng sariling eskima para maparami niya yung kanyang, ano, di ba? Kaya nagulat si Laban, mas marami ka pang, ano, o sige, kung nadaya kita, o, sa'yo na yan, pero ito, may kasunduan na. Yung dati, walang kasunduan, nagkamal siya, eh nabisto. O sige, sinusuli ko na yung nabisto mo, pero this time, kasunduan na tayo. O at least, nagiging fair na siya. Noon ay panlilin lang. Di ba? So ano nangyari? It took him 20 years para hubugin siya ng Panginoon. Para ipaunawa sa kanya kung gaano
yung paglabag niya sa pamantayan ng Diyos, kailangang matutunan niyang isuko ang kanyang sarili na sumunod talaga sa pamantayan ng Diyos. Yung tamang proseso, inilagay siya ng Panginoon para maintindihan niya na mali yung prosesong ginagawa niya. Now, tandaan niyo po mga kapatid, ganun din sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. God is after even the process, not just the end result. Kaya nung tinawag tayo ng Panginoon, ang totoo, tinawag tayo ng Diyos hindi dahil kulang tayo. Di ba, nung tinawag niya, magsiparito kayo sa akin, na parang kulang tayo at ang Panginoon ang pupuno. Totoo naman yun, kailangan natin ng kaligtasan. Pero ang totoo, isa sa bahagi ng pagkatawag sa atin ng Panginoon ay para talagang hubugin tayo. At kasama ng paghubog ay yung pagtatapihas kasi nung tinawag tayo ng Panginoon, sobra-sobra po tayo. Sobra tayong mayabang, sobra tayo sa pride, kaya tinatapyas yung pride na yan. Eh, pag tinatapyas yan, sarili natin yan, tayo yan, ayaw natin yan. Diba? Pag inaalis yan, kaya lang, kailangan kang tapyasin, alisin yung pagiging proud para maging kalugod-lugod ang buhay natin sa Diyos. Eh, minsan, ipipilit pa rin natin, kahit na itong kalooban ng Diyos, pipilit pa rin natin yung gusto natin. Kaya minsan, tumatagal yung proseso kasi si natural man, nagpipilit pa rin. Pero pag natutunan natin, alam niyo po ba ang pinakamadaling solusyon para po sa paglago? Ang pinakamadaling solusyon sa paglago, pagsunod. Wala na pong iba. Gusto nating mabilis lumago? Sumunod lang. At maraming pagkakataon, yung iba kaya nadidelay yung growth kasi delayed din yung obedience. At tulad ni Jacob, gusto naman talaga siya ng Diyos na pagpalain at given his abilities, given lahat nitong mga kakayahan niya, imagine ninyo, siya ang trabahador, mas naging mayaman pa siya sa kanyang boss. Maabilidad talaga si Jacob, kaya lang kinagamit niya sa kasamaan. At maraming mga tao sa mundo, ganon, ang galing sa lahat na ng mga talento meron ng problema, hindi nagagamit para sa Panginoon. Di ba? Pero tayo naman, kung binigyan na tayo ng kakayahan ng Panginoon, pag ginamit natin yan sa Panginoon, lalong glory to God. Kasi nagagamit natin sa kalooban ng Panginoon. Pero si Jacob, it took him 20 years to learn to submit his will to God's will. Matututunan niya dito sa panahon na nandito siya sa Haran, yung proseso ng Diyos, yung pagdidisiplina ng Diyos, yung pagtatapyas ng Diyos. At bawat isa sa atin, para lubusan tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, unti-unti tayong tinatapyas ng Panginoon. Kasi po, kapag tayo ay ginawa natin ang kalooban ng Diyos, ang ibig sabihin nun, talagang sinusunod natin o nagsusurrender tayo sa Kanya. Kaya lang, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, pero yung paraan natin ay yung natural man, may struggle lagi. Hindi pa rin yun kalugod-lugod sa Panginoon. At dito sa panahong ito, yun pa rin si Jacob. 20 years na nagkakaroon siya ng problema, dinidisiplina siya ng Diyos para maunawaan niya yung lubos na pagsusuko ng kanyang buhay sa Diyos. Pero along the way, sa loob ng 20 years na ito, nakasama niya itong si Laban, yung kanyang biyanan. Dito rin niya nakita yung kamay ng Diyos. Naalala niya yung pangako ng Diyos sa kanya, di ba? Pababalikin kita sa iyong sariling bayan. Nung nagkaroon na po siya ng anak, si Joseph, nagkaroon po siya ng determination para bumalik uli sa kanilang sariling bayan. Pero ang problema, dahil nga sa kanyang matigas na kalooban, sarili niya pa rin kaparaanan, dinaya pa niya yung kanyang biyanan, at siya rin ay nililang ng kanyang biyanan, kaya nung nagpapaalam siya, hindi pumayag yung kanyang biyanan. So tumatagal na tumatagal ang plano ng Diyos dahil sa ating pagsuway din. Amen po ba? Pero kung siya'y sumunod sa Panginoon, I believe, bahala ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Pero ito nga po, kaya sabi ng Genesis 30:20, nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Pero dahil hindi pumayag, kailangan niyang takasan mismong yung kanyang biyanan. Again, pinagpilitan na naman yung kanyang sarili. Pero maganda yung nangyari. Dahil kumikilos na nga ang Diyos sa buhay niya, unti-unti pumayag na rin yung kanyang biyanan. O, sige, pwede ka nang umuwi. At nagpaplano na siya ngayon. Yung binasa natin, yung passage natin,
sa Genesis chapter 32. Actually, ito yung passage na the night before, kakatagpuin niya na si Esau, nagalit na galit sa kanya. So again, nagplano pa rin siya. Para nga naman, if ever na sa pagtatagpo nila, ay galit na galit pa rin yung kanyang kapatid, pinangkat-pangkat niya yung kanyang kasama. O ano man ang mangyari sa isang pangkat, makakatakbo yung kabilang pangkat at talaga mahusay magplano itong si Jacob. Di ba? Pero the night before, yung binasa natin, may nakatagpo siya. Meron siyang pinakipag-wrestlingan. At doon sa kanilang pagre-wrestling, ay binalian siya ng sahita, binalian siya ng buto. At ito pong passage na binasa natin, dito po natin makikita na he was changed from Jacob, the natural man, to Israel. At ang sabi ng Biblia, papalitan ang pangalan mo ng Israel sapagkat nakipaglaban ka at nagtagumpay ka. Nakipaglaban na si Jacob, hindi na sa kanya, para sa kanyang sarili, kundi kumuha na siya ng lakas sa tunay na nagbibigay ng lakas, kaya pinalitan na yung kanyang pangalan, yung kanyang dating sarili na pinagtitiwalaan niya, wala na. Kaya ano po ang sabi dito? Sa ating binasa po, nakipagpambuno siya sa isang lalaki. Now, ano po ba ang purpose ng wrestling? Ang purpose ng wrestling is to pin down your opponent until he cannot move at mag-declare siya ng surrender. Yan po ang purpose ng wrestling, di ba? Kaya binibilangan hanggang tatlo. At tatandaan ko po yung nanay ko, kaya kami nahilig manood ng wrestling tsaka si Cheat. Kaya kami nahilig na manood ng wrestling. Ang wrestling noon, alam ko, 10:30 ng gabi, late na. Eh, wala pa kaming TV. Dadayo pa po yan sa isang kananayan ng Norma, si Nanay Deli. Alanganing oras na yon, kakatok pa yon para lang makinood ng wrestling. Eh dahil gusto din namin ng wrestling, syempre kasama kami. Pero yun purpose. Ang purpose ng wrestling is you have to pin down your opponent until he cannot move and he declares his surrender in defeat. At dito sa tagpong ito na binasa natin, makikita natin na nakikipag-wrestling si Jacob sa isang lalaki. At alam natin later on, ang lalaking ito, walang iba kundi ang Diyos. Jesus. Pagka po, ang tawag po dito sa theology ay theophany. Pag sinabing theophany, ang ating Diyos ay kumukuha ng anyo, maaring angel, maaring tao, theo, God, paneo, anyo. Kaya, ibig sabihin, bilang Diyos, pwede siyang pumili kung anong gusto niyang anyo. Kaya minsan matatagpuan natin, nakipagpambuno si Joshua sa isang angel of the Lord. Yung angel na yon, hindi lang basta angel, yon ay si Jesus. Kasi tumanggap ito ng pagsamba. Kaya ibig sabihin, may pagkakataon na ang ating Panginoon ay nagpapakita in some forms. At dito, nagpakita siya bilang isang wrestler, nakipagpambuno siya kay Jacob. At ang sabi po sa verse 25, nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, talagang andun yung natural man, ano? May wrestling eh, parang bang kalaban to eh, kailangan matalo ko ito. Aba, mismo yung lalaki ang nagsabi, parang hindi niya magagapi, malakas pa rin talaga si Jacob. 20 years na ang lumipas, hindi pa rin isinusuko yung kanyang sariling will. At nakipagtagpo na sa kanya ang Diyos. And the third point na gusto ko pong maunawaan natin na binabago tayo ng Panginoon at dinadala tayo sa kanyang kalooban is when we receive the touch of God in our lives. Minsan kailangan tayong hipuin ng Diyos, kailangan tayong paluin ng Diyos para lamang talagang totally sumuko tayo sa kanya. At ito ang ginawa ng Diyos kay Jacob. Sabi, nung maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Ibig sabihin, kung hindi babalian si Jacob, andun pa rin, nagpipilit pa rin yung natural man. Yung sarili niya pa rin paraan, pero hindi papayag ang Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Binalian siya sa kanyang hita. At ano po ang kalagayan ng hita? The thigh is the strongest part of the body. Kaya nga, minsan pag nagbubuhat tayo na mali, hindi tayo pumusisyon ng tama, may nalilinsad na buto sa atin. Kaya merong turo ng proper na pagbubuhat.
Kasi ang isang malaki, malakas na bahagi ng katawan natin ay yung ating thigh. At dahil ito ang malakas na bahagi ng ating katawan, at doon nagre-rely si Jacob sa kanyang sariling lakas, God has to touch him on that part so that he recognize na wala siyang sariling lakas. Kasi all the while, patuloy pa rin siya nakikipaglaban sa Diyos, sa sarili pa rin niyang lakas. Kaya binalian siya ng hita. Binalian siya ng buto sa kanyang hita. At nung siya po ay balian ng buto, na-dislocate ng kanyang buto, anong nangyari? Sabi po, siya po ay iika-ika na lumalakad. At anong kalagayan, mga kapatid? Ito po ang nangyari. Nung makita niya na wala na siyang lakas, dahil nga po, inalis ng Diyos yung kanyang lakas. Hinipo siya ng Diyos para ipakita sa kanya, wala ka talagang lakas. Ano sabi niya? Hinawakan niya yung lalaki, wala akong lakas eh. Pero, hindi ka nabibitawan hanggat di mo ako pinagpapala. Hanggat hindi nare-realize ni Jacob na kailangan niya ang tulong ng Diyos, kasi malakas siya sa kanyang sarili eh. Pero nung inalisan siya ng lakas, eto pa rin yung kanyang sariling lakas. Pero this time, tama na. Ibibigay niya na yung kanyang buong pagtitiwala sa tunay na pinagmumulan ng kanyang lakas. Kaya nung binalian siya, powerless na siya. Pero this time, yung nagbibigay ng power, yun ay yung gusto niyang hawakan. Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako pinagpapala. Mga kapatid sa Panginoon, ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Minsan maraming mga bagay na pinangahawakan natin, pinagtitiwalaan natin, minsan inaalis ng Diyos. At minsan pinapalo pa tayo, hinihipo tayo ng Diyos para sa Kanya lang talaga tayo magtiwala. Kasi kapag ka pinipilit pa rin natin yung ating sarili, hindi natin totally maibigay yung ating pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Pero once nakita natin that we are powerless, that without God, wala tayong magagawa. Kung wala kang magagawa, kanino ka kukuha ng lakas? Saan nagbibigay ng lakas sa'yo? Sino ba nagbibigay sa atin ng lakas? Amen? So kung powerless tayo at ang Panginoon ay nangangako na apart from me, you can do nothing, bakit ka lalayo sa Panginoon na nagbibigay sa iyo ng lakas? Yun ang nakita ni Jacob. Kaya sabi niya, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pinagpapala. One remarkable thing na nangyari sa pagtatagpong ito, when he experienced the touch of God, his name was changed from Jacob to Israel. The name Jacob, the natural man, he wants to prevail. He wants to do his will. Or he wants to do the will of God, his ways. Yun yung Jacob. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos yung natural man na yan, mamatay. Kaya tayo, kailangan mamatay sa ating sarili para mabuhay tayo kay Kristo. Amen? Si Jacob, pinalitan ng bagong pangalan. Tayo ngayon ay mga followers of Jesus. Malakas lang tayo dahil sa ating Panginoon. I can do all things through Christ who gives me strength. Inikilala natin na meron lang tayong magagawa dahil merong magagawa ang ating Diyos. Hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaya kung ganoon ang ating declaration, dapat ganoon din ang ating panghawak sa Diyos, katulad ng panghawak ni Jacob. I will not let you go unless you bless me. Na parang sinasabi natin, Lord, walang mangyayari sa buhay ko kung hindi mo ako sasamahan. Walang mangyayari sa negosyo ko kung hindi mo kami pagpapalain. Samahan mo kami. Kailangan ka namin. It's you or nothing. Yun yung nakita ni Jacob. Nung makita niya yung kanyang nothingness and he saw the power of God, yun yung tunay na kailangan niya, hindi yung kanyang sariling lakas. And so he said, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pinagpapala. Ganyan po ba tayong manghawakan sa ating Diyos? Pag ganyan tayong manghawakan sa ating Diyos, hindi tayo lalayo sa Diyos. Kasi alam natin, hiwalay sa Diyos, walang saysay ang buhay na to. Amen po ba? Unless we see our nothingness before God, hindi tayo mananatili sa Diyos. Hanggang nandito itong natural man na ito, that is trying to prevail over the ways of God. Hanggang nandito itong natural man na ito, hanggang hindi ito nagsusuko ng lubos sa Panginoon.
May magagawa tayo. I believe meron. Maraming mga tao meron nagagawa. But before the sight of God, that is still failure. Sapagkat ang tunay na tagumpay natatagpuan natin kapag ang Diyos ang gumagawa para sa atin. At nakiisa tayo sa plano ng Diyos. Doing God's will, God's ways, hindi ang ating kalooban. Amen? Mga kapatid sa Panginoon, bilang pagtatapos, yun po yung gusto kong iwanan sa bawat isa sa inyo. Kung naniniwala po kayo na hiwalay sa Diyos, wala kayong magagawa. Ipamuhay niyo yung katotohanan na yan. Na katulad ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang pagpalain mo ako. Kung sinasabi mo na ang Panginoon, ang iyong Panginoon na tagapagligtas, na siya ang iyong lakas, na siya ang iyong buhay, makita yan sa buhay mo. Maging totoo yan sa buhay mo. Dahil kung sinasabi mo, Panginoon ang aking tagapagligtas, pero binabaliwala mo siya sa iyong buhay, hindi totoo yung declaration mo na yan. Pero pag sinasabi mo, Lord, tulungan mo ako na magawa ang kalooban mo. Katulad ni Jacob, lumilitaw pa rin yung natural man ko. Gusto ko sundin ang kalooban mo, pero yung natural man pa rin ang gumagawa. Lord, gusto ko sundin ang kalooban mo. Touch me. Baguhin mo ang buhay ko. Hipuin mo ako ng iyong kapangyarihan upang ang makita ko hindi yung aking gawa, kundi ang iyong dakilang gawa sa aking buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, yung papuri, yung pasasalamat para sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Nais ng Diyos na gawin ang kanyang plano sa atin. Merong mabuting plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. And He wants to fulfill His plans in our lives, His ways. Alam ng Diyos kung paano pangyayarihin ang kanyang plano sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, umayon sa kanyang kalooban. Huwag natin kalabanin ang kalooban ng Diyos. And sometimes, God has to discipline our natural man. Because our natural man is still refusing to submit to the will of God. Pero bahagi ito ng paghuhubog ng Panginoon sa atin. Until such time na itong natural man na ito ay totally magsuko. Katulad ng pakikipagpambuno ni Jacob, nakita ni Jacob, he is powerless. He is matchless. Because God is powerful. And he wants God rule in his life. Hallelujah. O Diyos, mabuti po ang iyong plano sa amin. But forgive us, Father God, if sometimes we wrestle against you, doing our will. We want to fulfill your will in our lives, but we do it our ways. Tulungan mo po kami na makita namin na mabuti ang iyong plano, mabuti ang iyong oras, ang iyong panahon, na andyan ang iyong salita para gabayan kami upang magawa ang iyong kalooban. At kung minsan tinatapyasan mo ang bawat isa sa amin to be molded according to your likeness, Lord Jesus, naririto po kami, Panginoon, mold us, change us, because you want us to be Christ-like. Nais mo na ang aming buhay ay maging katulad ng buhay mo, aming Panginoon. At ang buhay mo, Panginoon, is to do the will of the Father. Ganon din kami, O Diyos. We submit our natural man, Lord. Yung aming sarili, aming sariling lakas na nagpupumilit, nagmamagaling. Pero ang totoo, wala naman kaming magagawa. Lord, we submit it, Lord God. We submit it to your will, O God. At katulad po ni Jacob, gusto po naming sabihin, dahil ikaw ang nagpapala sa amin, ikaw ang tunay na makapangyarihan, ikaw ang aming kailangan. Ang lakas mo ang aming kailangan, ikaw ang aming buhay. Hindi po kami lalayo sa iyo, Panginoon. Uunahin namin
ang iyong kalooban. Susundin namin ang iyong kalooban. Dahil ito ang mabuti para sa amin. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord.